Maynila, tampok ng silanganan, ang tinaguriang maringal na lungsod. At bilang kabisera ng bansang Pilipinas, ito ay hitik sa yamang pamana dulot ng makulay na kasaysayan at kultura na nagbuhat sa iba't ibang panahon na may iba't ibang impluwensya. Mula sa Chino, Malay, Kastila, Amerikano at kontemporaryong pamumuhay. Ang Maynila ay kilala bilang kapitolyo at puso ng bansa na sumasalamin sa kalagayan ng Pilipinas at nagsisilbing tagapag-ugnay sa buong mundo. Ang Maynila ang seat ng National Executive Government at ng Highest Judicial Court ng bansa. Ang Maynila ang premier urban heritage tourism core ng Pilipinas. Ito rin ang premier higher education knowledge hub ng bansa. Narito rin sa Maynila ang largest and busiest hub for domestic and international trade and commerce. Ang Maynila ang central destination ng rail transit at road network ng Metro Manila at nagsisilbing zero mark origin ng lahat ng distances sa Pilipinas. Ang Maynila ay mayroong 6 legislative districts, 16 geographical districts, 100 zones, at 896 barangays. Ang Maynila ay may 1.78 million nighttime population at umaabot sa 3 million ang daytime population. Subalit sa paglipas ng panahon, ang Maynila ay dumanas ng matinding suliranin na hindi nalapatan ng angkop at sapat na solusyon ng mga nagdaang pamunuan. Kaya nalugmok ito at tila may hirapang bumangon sa maraming pagsubok na kinakaharap. Narito ang kinasadlakang kalagayan ng Maynila sa pagsisimula ng bagong pamahalaang lungsod. Ang Maynila ay dugyot at lugmok sa biophysical na suliranin, uncollected garbage and solid waste mismanagement, chaotic roads, streets, sidewalks, and other public spaces. Sa aspeto ng socio-cultural, ang Maynila ay kulang sa kalinga at nahaharap sa mga problemang ukol sa worsening crime situation, breakdown in peace and order, highest poverty incidence and unemployment rate in Metro Manila, low morale of upright local employees, absence of an integrated housing and livelihood program, loss of heritage resources, daily dreadful urban experiences. Anarkiya ang umiiral sa Maynila at dumaranas ng matinding pagsubok sa aspeto ng politiko-ekonomik. Entrenched system of graft and corruption, poor performance in governance, mismanagement and misallocation of city resources, deficient tax collection and resource generation system, proliferation of syndicated sidewalk vendor organizers, stagnation and obsolescence of growth centers, moving out of large international and domestic businesses, lack of effective and integrated city plans. Ang nakapanlulumong mga suliraning ito ay buong determinasyong hinarap ng bagong pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, ang 27th alkalde at pinakabatang punong lungsod ng Maynila. Sa unang oras ng kanyang panunungkulan, ay buong kababaang loob siyang nanawagan ng pagkakaisa, kasunod ng pagpapahayag ng polisiyang nagbibigay direksyon sa kanyang pamumuno. Sa unang araw bilang bagong hirang na punong lungsod, pinahayag niya ang kinasasadlakang kalagayan ng Maynila at binigyang diin ang mga dapat pagtuunan ng pansin ng kanyang pamunuan. Sa unang linggo ng kanyang pamumuno, mabilis na pagkilos at masidhing dedikasyon ang iginawad niya bilang panimulang pagtugon sa mabigat na hamon
nakaakibat ng sinumpaan niyang tungkulin. Ipinaramdam ni Mayor Isko Moreno ang panunumbalik ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Law and order at open governance ang nagpahinto ng anarkiya sa lansangan at dagli ang natamasa ang kaayusan. Ang massive cleanup at intensified clearing operations ang nagbuwag ng mga tulongges na organizers na nagkakanlong sa mga illegal vendors. Ang dating magulong Divisoria, ngayon ay maayos na. Nadadaanan na ang mga kali at bangketa, gayon din sa Karyedo at sa iba't ibang panig ng Maynila. Ang dating ipinagkibit balikat dahil daw imposible, pero ngayon ay napatunayan na pwede naman pala. Kaya naman pala. Sa unang buwan ng kanyang paglilingkod, sinimulan na ni Mayor Isko ang pagtupad sa kanyang mga commitments sa Manileño. Kaagapay si Vice Mayor Hani Lacuna at ang Konseho ng Maynila, mabilis na naipasa at naaprubahan ang mga batas ukol sa social amelioration programs, tax amnesty at iba pa. Naitaguyod na rin ang Bagong Maynila Business One-Stop Shop na nagpabilis sa pagproseso ng business permits. Sa unang 100 araw ng bagong pamahalang lungsod ng Maynila, sa pangunguna ni Mayor Isko, katuwang ni Vice Hani ay naisagawa na ang mga sumusunod. Detalyadong pagpaplano para sa Bagong Maynila. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Maynila ay nasimula na ang Executive Legislative Agenda, CSO Conference, Tourism Master Plan, Disaster Risk Reduction and Management Plan, Manila Civic Center Master Plan at iba pa. Pagsasaayos at pagpapakinang ng piling pampublikong lugar tulad ng Bonifacio Shrine o Heroes Park, Roas Boulevard Service Road at iba pang parks and plazas ng Maynila. Striktong pagpapatupad ng mga batas at pagtataguyod ng makatwiran at may puso na pamamahala sa lokal na gobyernong walang tulugan 24/7. Pagikayat ng mga makakatuwang sa pagsasakatuparan ng mga programa at proyekto para sa Maynila at Manileño. Pagpapahayag na ang dating imposible ay posible na ngayon, kasabay ng pagbibigay ng inspirasyon at pag-asa na may awa ang Diyos sa pagkakaisang kilos ay makakamit din ang pangarap para sa Maynila. Sa maikling panimula ng panunungkulan ni Mayor Isko, napansin agad ng publiko at ng iba't ibang sektor ng lipunan ang positibong transformasyon ng Maynila. Ramdam agad ng Manileño ang makatwirang pamamahala at taos-pusong pagkalinga ng bagong pamahalaang lungsod. Kaya naman nilingon muli ng iba't ibang national government agencies ang Maynila. Bit-bit ang kani-kanilang mga proyekto para sa lungsod.
Ang mga ambassadors ng iba't ibang bansa ay sunod-sunod na bumisita, hatid ang mensahe ng pakikipagtulungan sa Maynila. At dahil sa open governance ni Mayor Isko, pinaunlakan niya ang pagtutok ng media sa bawat pagkilos niya. Naging panauhin din siya sa iba't ibang palatuntunan sa TV, radio at social media. Maging ang netizens na nasa iba't ibang panig ng mundo ay patuloy na sumusubaybay sa kanya. Dumagsa ang gustong tumulong sa lungsod ng Maynila mula sa iba't ibang sektor. Marami sa pribadong korporasyon ang nag-aalok ng kolaborasyon. Mayroong ding mga nagbibigay ng donasyon hindi lamang mula sa mga organisasyon, kundi maging sa mga ordinaryong mamamayan. Umani rin ng papuri si Mayor Isko, buhat sa iba't ibang personalidad sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Maging si Pangulong Duterte ay humanga sa pamumuno ni Mayor Isko. Dahil sa natamong positibong pagbabago sa Maynila, ginawaran si Mayor Isko ng iba't ibang parangal at pagkilala. Tunay ngang may liwanag sa landas na tinatahak patungo sa bagong Maynila. Ang mga nasimulan ay magpapatuloy sa pamunuan ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Hani Lacuna, ang tambalang porsigido sa pagkakaisa para sa tunay na serbisyong ramdam ng bawat Manilenyo. Sa pagtungo sa bagong Maynila, makasisiguro na ang mga nagawa na ay hindi lamang bating panimula, sapagkat ang lahat ng ito ay nakasaad sa plataporma ng lokal na pamahalaan. Amelioration, layunin nito ang pagbibigay ng tulong at kalinga sa mga Manilenyong senior citizen, PWDs, children with special needs, at iba pang nasa laylayan ng lipunan. Ito ang magtataguyod ng mga programa at proyekto ukol sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon, kagalingang panglipunan, pabahay, youth development, at sports and recreation. Isinusulong nito ang pagsuporta sa pantustos sa edukasyon ng mga mag-aaral ng PLM at UDM na naglalayong itaguyod ang kulturang people helping people at pay it forward. Stability. Layunin itong pagtibayin ang pakikipag-ugnayan sa business sector at pagpapabuti ng kalagayan sa pagninegosyo. Ito ang magtataguyod ng mga programa at proyekto ukol sa business promotion, pampublikong transportasyon, traffic management. Bukod sa pagpapadali ng sistema sa business permits, layunin din itong ayusin ang trapiko,
kung saan marami ang makikinabang sa paglago ng negosyo at mga Manilenyong mabibigyan ng trabaho. Ecosystem. Layunin nitong pagyamanin ang natural resources at bigyang kalinga ang likas na kapaligiran sa lungsod ng Maynila. Ito ang magtataguyod ng mga programa at proyekto ukol sa natural resource management, waste management, pollution control, disaster risk reduction and management, climate change adaptation. Sa paglalayong makamit ang balancing development sa pagitan ng pagtugon sa infrastructure needs at sa pangangalaga ng kalikasan, matutupad din ang adikain tungo sa resilient, green, at sustainable na lungsod. Nobility. Layunin itong panumbalikin ang kinang ng lungsod at pag-ingatan ng nalalabing yamang pamana ng Maynila mula sa makulay na kasaysayan at kultura nito. Ito ang magtataguyod ng mga programa at proyekto ukol sa Urban Design Excellence, Heritage Resource Management, Turismo, Arkitektura, Sining at Kultura. Adhikain din ito ang paglalapit ng sining at kultura sa ordinaryong Manilenyo at pagpapalaganap nito sa bawat distrito ng Maynila. Smart. Layunin itong palaganapin ang malawakang paggamit ng teknolohiya sa mga pangangailangan ng lungsod, sa infrastruktura at maging sa operasyon upang maging Smart City of Manila. Ito ang magtataguyod ng mga programa at proyekto ukol sa Smart Technologies, Infrastructure Development and Maintenance. Pagsisikapan din na makapaglagay ng mga Wi-Fi kiosks sa mga piling pampublikong lugar o sa mga komunidad at eskwelahan na maraming mahihirap na kabataan na nangangailangan ng libreng internet services para sa kanilang pag-aaral. Order. Layunin ito na ipalaganap ang kaayusan sa loob at labas ng pamahalaan, sa sistema ng pamamahala at sa kapayapaan ng bawat lansangan tungo sa kapanatagan ng bawat mamamayan. Ito ang magtataguyod ng mga programa at proyekto ukol sa Orderly and Collaborative Governance, Transparency and Accountability, Fiscal Management, Public Safety, Peace and Order. Adikain ito ang pagtataguyod ng isang administrasyon na magsusulong ng pagkakaisa para sa katuparan ng mga programa, proyekto at serbisyo na tunay na mararamdaman ng bawat Manilenyo. Itataguyod din ito ang open, participatory, collaborative at God-first governance, isang bagong gobyerno na may pananalig sa Diyos at tiwala sa partisipasyon ng taong bayan. At iyan ang cluster agenda ng pamunuan ni Mayor Isko Moreno na kapag pinagsama-sama ay makatitiyak ng asenso. Asenso na mag-aangat sa buhay Manilenyo
at sa kalagayan ng lungsod ng Maynila. Asenso na magmamalasakit sa mga batang Maynila. Asenso na hangad ang pagkakaisa. Manileño, Maynila, magkatuwang. Ang amelioration, stability, ecosystem, nobility, smart, at order ay ang Asenso Cluster Agenda na magsisilbing prioridad ng pagtugon sa mga pangangailangan para sa pag-asenso ng Manileño at ng lungsod tungo sa isang bagong Maynila. Ang bagong Maynila ay may vision na a world-class capital city of rich heritage, distinct character, and diverse hubs of knowledge, with its people putting God first in forging partnerships to harness these urban assets for green, resilient, inclusive, smart, and sustainable development, linking the nation to the world and inspiring the hopes of the Filipino people. Ang vision na iyan ang destinasyon na nakasaad sa plano ng Batang Maynila para sa Bagong Maynila. Plano na nagmula sa mga polisiya ni Mayor Isko Moreno, katuwang si Vice Mayor Hani Lacuna. Ang Manila Comprehensive Development Plan 2030 ay nakabalangkas sa limang sektor at binigyang titulo na Spark Development Framework. Sustainability, Environment Sector, Progress, Economic Sector, Alleviation, Social Sector, Revitalization, Physical Infrastructure Sector, Collaboration, Institutional Sector. Sustainability, Sustaining Environmental Quality ang layunin ng Environmental Management Plan na ito. Progress. Promoting economic progress ang nakasaad sa economic development plan na ito. Alleviation. Allocating intensified public services ang pagtutuunan ng pansin ng social development plan na ito. Revitalization. Revitalizing the cityscape and urban heritage ang adhikain ng Physical Infrastructure Development Plan na ito.
Collaboration. Collaborative governance ang itataguyod ng institutional development na ito. Makakamit ang mitiin para sa Bagong Maynila kung ang lahat ay magkakaroon ng partisipasyon at makikiisa na tila bahagi ng isang orkestra. Iba-iba man ang instrumentong tangan, sabay-sabay pa rin nakakagawa ng magandang musika dahil iisa ang tinitignan nilang plano at sinasabay ang kumpas ng isang maestro. Kung ito ang magsisilbing inspirasyon at huwaran, nakatitiyak na ang pagsapit ng isang Bagong Maynila. Ang Maringal na Maynila. Glorious pride of the past. Amazing transformation of the present. Vibrant urban life in the near future. Iyan ang Bagong Maynila, isang magnificent Manila. Kaya naman hinihikayat ni Mayor Isko Moreno ang lahat na manalig sa Diyos at magtiwala sa kanyang pamunuan. Ito ang hatid na mensahe sa kanyang katagang, I want you to believe that someday, somehow, Manila will be great again. Manila, God first.